Oras mo natin, 7:11 ng umaga. Sa darating na Oktubre po ay maaari nang maghain ng COC o Certificate of Candidacy ang mga kakandidato sa halalan sa May 2016. At isa po sa mga personalidad na nababanggit po sa mga survey sa halalang pampanguluhan ay walang iba kundi si Senator, dating PNP Chief, dating Rehabilitation Czar, walang iba, Senator Ping Lacson. Umagang kay ganda po sa inyo, Senator Ping. Umagang kay ganda, Anthony, Ami, and Bernadette, kabayan. Nag-uusapan nun namin kanina yung ganda ng katawan ni Senator Ping. Tinanong natin kung anong secret. Ilan taon nyo muna, bukingin natin. 67 na ako. Pero makabata talaga. Yeah. Kumakain pa po ba kayo? Yeah, pero ano lang, controlled lang. Tapos, yan, tinuro ko sa inyo kanina, basta every time na maging conscious, until eventually, lagi kayong conscious, lagi lang nakaganon. Oo, oh, tsaka straight body. Straight body. Oh, yan. Saka hindi yung nalulukot yung polo nyo? Hindi ba kayo sumasandal pag nasasakyan? Actually, bago ako dumating dito, hindi ako sumandal talaga sa kotse. dati pa, magugulat kayo kahit nakabarong. Sabi, ba't kayo hindi nalulukot ang barong ninyo? Oh. Senator, una-una, tapatin nyo nga po kami. Tatakbo po ba kayo sa pagkapangulo? Well, lagyan natin sa proper perspective, ano? Mm-hmm. Kasi ako, alam mo, matagal na ako sa public service. Eh, marami pa akong matataas na pangarap sa kahangarin para sa bansa natin. Eh, sa aking paniniwala, hindi ko noon maisa sa katuparan yon kung babalik sa Senate o ibang posisyon. Mm-hmm. Siguro, mas paniwala ko ito, hindi ko naman ito ini-impose, na mas higit kong maisa sa katuparan yon kung ako'y maluluklok sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Yeah, dahil ikaw nag-implement. Take for example yung national budget. Ano? Kasi ito obsession ko ito. 12 taon ako talagang humihimay ng budget mula committee hearings, papunta sa floor, hanggang sa bicameral. Nakabantay ako doon. Hindi sa ano-tano pa man. Kasi alam mo naman, Anthony, wala naman ng pork barrel na babantayan ko insertion doon. O para siguro doon nandun yun, hindi mawawala. Pero talagang gusto ko lang mapunta sa dapat puntahan yung gastos ng gobyerno, yung tinatawag na yung sa General Appropriations Act. Kasi ito yung one single legislation, ito lang yung batas na pinaka-importante na maipasa ng Kongreso. Taon-taon. Okay. Ito yung yung lifeblood ng ating bansa, ng ating ekonomiya, if not the whole country itself. So ano po ang, kung sakali, ano ang yung maging slogan? Dahil dati, kilala kayo sa peace and order, tapos sa corruption, ganun pa rin. Well, anti-corruption, basically. Ano, kasi sa tingin ko, yun ang talagang kumikitil sa ating, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong lipunan. Ano, na kaya kailangan bantayan yung gastusin, pambansang gastusin, yung national budget. Dahil ito yung biggest source of corruption. Ano? Mm-hmm. Dahil expenditure yan. 2016, magkano na yung budget natin? 3 trillion na. Apo. No, nagsimula tayo 2013, 2 trillion. Naging 2.2 noong 2014. 2015, 2.6 trillion. Mm-hmm. Trillion na yung pag-uusapan natin. At kung hindi mapupunta sa dapat puntahan, you can just imagine ano yung leakage, ano yung wastage, ano, na maaksaya. Sa pinakahuling survey po ng Pulse Asia, hindi ko masyadong encouraging yung pong numero tungkol sa inyo. Yun. Hindi ba nga ho ba kayo nadi-discourage na natagilan na yung pangarap na ito para sa bayan? Siyempre naman, nakaka-discourage din. Ano, pero pinag-aralan namin yung mga numero. Alam mo, late din naman kami nag-start, mga Abril na, after nung lumabas yung mga retired military, PNP officers, nag-paidad sila. So, after that, medyo nag-ikot, may mga efforts na iba. But then, ang target namin talaga, no, we were aiming for a double-digit rating. Pagdating nitong, ito, itong nakaraan, ano? Apo. Nakuha actually yung double digit, pero napunta sa senatorial. Alam mo, yung leap namin doon sa, yung spike ng numbers ko doon sa senatorial, 9%, 9% eh. Uh-huh. Tapos 1% yung napunta sa presidential. So sabi ko, nakuha talaga natin yung double digit na hinahangad natin. Kaya lang, hindi doon sa, para nagkaroon ng disconnect, ano? Hindi kumonekta yung aming message dahil sinasabi na okay, no, yung track record ng Chief PNP, walang kotong, ng senador, walang pork barrel. Tapos ito yung mga qualities sa leader. Pero hindi naman malinaw o kaya blurred. Ano bang gusto mong takbuhan? So, napag-usapan namin sa aming grupo, yung mga supporters ko, siguro kailangan mag-adjust tayo ng ating message na siguro medyo... Kasi alam mo, Anthony, hindi sa pag-ano, very timid ako sa pagsasabi dahil...
parating akong conscious doon sa papel na EPAL eh. Yung papel, yung word na EPAL. Ano? Pag namamasyal kami sa probinsya, hindi ko talaga mabanggit. Hirap na hirap akong banggitin na kung ako'y bigyan nyo ng pagkakataon na maging presidente, napaka-silent ko sa ganun. Hirap sabihin. Mahirap talaga sabihin. Kaya dito mo nasabihin, so officially tatakbo na po ba kayo? Well, ang pinag-isipan ko nga, kasi alam mo, ganit, demokrasya tayo, Bernadette, di ba? ATB. Demokrasya tayo. Kung ano yung hangarin mo, nakaasa ito, kung ano yung acceptability mo sa ating mga kababayan, yung mga boboto. Eh kung hindi ka naman acceptable sa isang posisyon na hinahangad mo, I have become practical enough na tanggapin yung realidad. Kung hindi ka para doon, hindi ka para doon. Hindi ka naman parang ano, kumbaga, hindi in touch with reality. Hindi naman. Eh, taga Cavite kayo. Ayaw nyo ba sa Cavite na lang tumakbo? Baka governor? Hindi ako pang local eh. Alam mo, napakahirap ng local. Talagang lahat ng kompromiso. Aabutin mo dyan. Pag-gising mo sa umaga, nakikita ko yung mga local officials, ano? Sina governor. Akaagaga pa, ang haba ng pila sa bahay. Ang tanong doon, saan mo kukunin yung mga pambigay? Kasi ganyan sa local eh. Sen, kung hindi po kayo tatakbo, kung sino ang most likely na susuportahan niyo? Hindi, ako definitely tatakbo ko. Kung hindi man sa presidente, sa Senate, ano? Okay. Kasi maganda naman yung chance ko, yung chance ako sa Senate. Number one ho kayo sa maganda naman. Pero sa pagkapangulo, kung hindi kayo tatakbo bilang pangulo, sino? Siguro sa akin na lang yun. Meron ako nasa isip na kung sinong aking susuportahan. Clue. Pwede mo ba ibulong sa akin? Hindi na clue na. Ano bang hinahanap mo sa isang pangulo? Meron po bang siyempre, yung magtataguyo din ng mga advocacies ko, like, sino ba lalaban sa corruption? Kasi naawa na rin ako, alam mo, hindi na rin tayo bata para hindi natin isipin yung susunod na generation, yung mga anak natin, yung anak ni Tunying, you know. Siyempre isipin natin lahat 'yan. Yung magiging anak nyo. Meron na rin po ako tatlo. Yun nga. Yung isa ko po, butang alam mo, minsan, pagka nag-iisa ako, eto, totoo to, ano, Anthony, Ami, Bernadette. Minsan pagka sa gabi, di pa pag nagising ka, para bang iniisip mo, para bang napakalaki na tanong kasalanan natin doon sa susunod na generation. Naisip ko yun minsan eh, na parang pinabayaan natin, tumbasa natin, na bakit naiwanan tayo ng mga kalapit bansa sa Asia, no? O sa, pag napupunta ka sa ibang bansa, alam ko, naisip nyo rin to. Bago ka lumapag na aeroplano at nakita mo yung skyline, parang nalulungkot ka eh. Para bang ang pinanggalingan mo, hindi skyline nakikita mo, yung basura doon sa creek, ano? Tapos ganun, talagang malulungkot ka. At pagbalik mo rin, nasa aeroplano ka, bago pa lumapag, pag sungaw mo sa bintana, nalulungkot ka na naman, lalo ka pang malungkot dahil ang pinanggalingan mo, skyline na naglalaki ang building, may mga ilaw. Pagdating dito, pag dungaw mo, para bang ayaw mong dumungaw yung mga foreigner na kapasero mo. At makikita doon eh, yung creek na may mga basura. Mamaya po, tanungin natin, ano ba masasabi niya kay Grace po, kay Binay, kay Marrojas, kay Duterte. Kapiling pa rin po natin si dating Senador Ping Lacson. Magbabalik po ang umagang kay Ganda. Usapan natin kanina, andito pa rin po si Senator Ping Lacson. Senator Ping, eto, kung sakali lang, ito naman hindi pa naman didesisyonan. Kung sakasakali po, ang matira na lang na maglalaban-laban po, Duterte, Binay, Marrojas, sino pipiliin niyo? Well, ganito lang, ang election sa Mayo pa next year, doon na lang ako mamimili. At ang kampanya naman, magsisimula Pebrero. So, doon na lang pipili na mag-decide kung sino yung susuportahan. Eh, baka tatakbo siya, di kailangan niya iboto sarili. Pero option niyo po ba na tumakbong Vice President? Hindi, that's out of consideration. Opo. Okay, asa ngayon po, ano yung hinihintay ninyo para po makabuo kayo ng... Well, at least mapunta doon sa competitive level, ano? Kasi sabi ko nga eh, maski you're trying to chase miracles, dapat at the end of the day, realist ka, hindi ka dreamer. Kasi dreamer ka, alam mo namang hindi mo kayang abutin, doon ka sa level. You go back or down to the level na sa tingin mo, doon ka ina-accept ng mga tao. Ganun ang position ko lagi. Ano po masasabi nyo ngayon sa pagre-resign ni Vice President Binay, tapos bumanat ka agad? Well, sa akin, yung banat ka agad, dapat pinag-aralan niya muna mabuti. No? Hindi, kung bumanat man, siguro, mas constructive kaysa doon sa banat na agad-agad. Kasi doon siya nanggaling eh. 5 years siya. Yung sa akin, opinion ko lang, alam mo, kaibigan ko rin si Vice President. Eh. At sabi ko nga kanina, nung break tayo,
demokrasya tayo, kung sinong pili ng mga tao, maski sino pa siya, eh dapat suportahan natin. Dapat. Pero bantayan din natin kung anong gagawin niya habang nakaupo siya. Ganun ang attitude ko kasi dahil after all these years in public service or in politics, natutunan ko na rin na tanggapin yung katotohanan na tao yung pumipili kung sino yung magsisilbi pa, magsisilbi sa kanila. Ako, huling tanong ko na lang ito, ha? Grace po, Binay, Rojas, Duterte, Ping Lacson, sino ang pinakamagaling? Self-serving yan. Hindi ko yung sasagutin. Oh, sige, sino ang pinaka nararapat sa bahay natin? Well, ang nararapat sa bahay natin, yung tingnan naman, pag-usapan na rin natin kanina eh. Ang pag-usapan na lang, wag na yung present generation. Of course, ito yung magsaset ng stage para sa susunod na generation. Sino ba yun? Sina Atom yun eh. Hindi. Let's face it. Iba naman yung gap ng age. Sino ba yun? Siyempre, yung mga chikiting mo, di ba? Yun na lang siguro ang tingnan. Kung meron tayong leader na dapat tingnan, yun dapat ang isipin. Hindi yung, kasi nangyari na lang, parang pumapasok sa ulo, kapangyarihan, pumapasok sa ulo, ano ba yung what's in it for me? Ganun eh. Di ba dapat medyo expand mo na yung horizon mo? Huwag mo nang tingnan yung sarili mo. Tingnan mo na lang yung ibang tao. Dahil public service, alam mo yung mga tao, they may not be our masters, ano? Kami sa public service. But definitely, we are your servants. Ganun ang attitude dapat. Ang napatunayan yun dun sa panunungkulan nyo, kaya palang walang pork barrel, ano? Kasi ang alam natin dito sa Pilipinas, yung patronage politics. Palagay nyo, ano na yung future natin at ano ang klase ng politika makukunan? Yun nga, pinag-aaral namin yung budget. Sabi ko nga, obsessed ako doon sa budget. 2015, tinitingnan namin. May ruling ng Supreme Court. Walang PIDAP, walang DAP, unconstitutional. May nakikita kami doon, ang indication, katakot-takot na pork barrel lang sa loob. Well, in due time, or probably, one of these days, kung merong interesado sa inyo para magkasamang tingnan namin, examinin natin, papakita ko sa inyo kung bakit may mga mali, may mga whether or not deliberate yung paglalagay. Pero sa pagsusuri namin sa ngayon, kagabi lang, nagkaroon kami ng briefing, meron akong briefing, kaya hindi ako makasagot sa mga tawag kahapon. Nakita talaga namin, kitang-kita doon na hindi nga lang yung post-GAA ang pagpili ng proyekto, pero embedded na doon yung maliwanag na pork barrel. Ako huli na lamang, Senator. But that's an issue, another issue altogether. Sabi niyo po kanina, talaga ang dapat talaga isipin natin ay yung generation, ng mga anak po namin. Ipagpalagay po natin, nanalo kayo bilang presidente. Unang araw po ninyo bilang presidente, ano pong gagawin niyo? Well, unang araw, siyempre, sabi ko nga, budget yung lifeblood ng economy. No? So dapat, yung pera ng gobyerno, mapunta talaga. Ako, ang advocacy ko kasi, dalhin i-download sa mga local government units. It's about time. Kasi nakasala sa national agencies. Ang nangyayari, hindi nag-underspend eh. Ito mo, sabi ng DBM ngayon, malaki yung underspending, kaya yung GDP natin bumagsak eh. Diba? Eh, pagka malaki yung budget sa mga agencies, ang temptation for corruption mataas. Ano? Sa isang ikot namin, halimbawa isang mayor, ang ilang taon na sila nagre-request ng concreting ng kalye, no? I think 17 kilometers. Eh, hindi sila pinapakinggan. Hanggang sa biglang dumating yung national agency, abay, widening ang gagawin eh. Wala nga kalsada, tapos widening yung gagawin. So, disjointed eh. So, yun. Kaya hindi tuloy talaga na-harness yung potential ng mga LGUs. Kasi nga, wala silang budget. Meron mga local government units, ang income nila, yung local sources, 1 million. Saan mo pupulutin yung isang bayan na 1 million lamang yung kanyang income? Di ba dapat suportahan nyo ng national government? Senator Pig, salamat po sa inyo. Mabitin kami. Mabuhay po kayo. Ang dami pa na. Sayang. Tatanong sana namin kung kukuha ninyo, kung ininteresado kayo sa endorsement ni Pinoy eh. Thank you. 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 Thank you